So yun guys, at meron na naman tayong project bike na kung saan ay itong Honda Click 150, no? So yung Honda Click na to ay ayaw na umandar. So ang nangyari kasi na ito, kapag na-standby siya ng 1 week o mga ilang days lang, nalulubat na. So ngayon naman, tuluyan ng ayaw na umandar. So ngayon, iuwi natin to sa Pulilan, Bulacan. So nandito nga pala tayo sa Kainta, no? Napakalayo pa ng pinunta natin, dinaayo lang natin itong motor na to. So ngayon ay isasakay na lang natin to sa Lalamove para maiuwi natin dahil mahirap to itulak. Bukod sa malayo ay dadaan pa tayo ng EDSA na kung saan ay maraming sasakyan, ano. So nangyari, isasakay natin to sa L3. So ito yung Honda Click natin na 150 version 2. So yung motor kasi na to ayaw na talagang umandar. So hanggang Redondo na lang. So ang hinala ko rito is makina na. Bukod sa makina, yung wiring titignan din natin. Okay, so tara. 3 hours later. So yun guys, at nandito na nga tayo sa Pulilan, Bulacan. So ngayon ay nakita nyo, nakabaklas niya yung gilid. So tinest ko lang muna kung ano ba talagang problema niya. Baka mamaya kasi ito yung panggilid may problema. So based sa nangyari, walang problema dito. Pero may napansin ako na ayaw nyo nagdire-diretso yung ikot ng ating sigunyal. Kasi pag pinaandar ko siya, iikot lang siya ng ganun tapos babalik siya ulit, no? Kumbaga hindi niya kaya yung Redondo ng makina. So kahit na ilang battery na yung sinubukan ko, lahat dyan mga bago. So ngayon ayaw talaga niya umandar. At napansin ko dito sa itaas, kapag pinaandar ko ay lumalabas yung battery check. So lahat naman ng battery na sinubuko dito is good naman, hindi naman siya lubat. So ngayon isa na lang yung hinala ko, yung makina na ang may problema rito. Tapos sa susunod na araw, titignan ko yung mga wiring nito, baka may mga putol o kaya grounded. So ngayon, dito muna ako sa makina. So yun guys, at abangan nyo yung aking vlog sa YouTube channel, Bimbi Moto. Yun, makikita nyo lahat kung paano ko i-re-restore tong makina na to. Okay?